Anyong fellas, ito na naman tayo sa short vlog natin. Itong i-share ko sa inyo ay ito yung gumala ako kasama ang kaibigan kong maganda. Yes, maganda. Tsaka ito yung kaibigan ko na pag nagkikita kami, hindi mahilig mag-picture-picture, kaya dinaan ko na lang sa video. Tapos, kumain kami dun sa my favorite niya. Yun lagi ang lagi namin kinakain. Chadulpagi ang pangalan nun. Baka siya na ini-slice ng maliliit. Masarap din naman kasi. Pagkatapos niyan, pagkatapos nun, yung pangalawa naming order ay samgyupsal. Pagkatapos namin kumain, nagpunta kami dito sa my pub. Nag-inom lang kami dito ng konti. Isang order. Tapos, pagkatapos dito ay lumipat na naman kami sa iba kasi parang hindi namin, yung pwesto namin ay hindi maganda kasi nasa sulok kami. Gusto namin sa harap kaso walang mapwestuhan kaya nilagay kami doon sa may looban na may sulok kasi di namin trip. So, lumipat kami dito sa may 1943. At dito naman ay maganda. Maganda dito. Pero alam nyo yung kadalasan na andito, parang mga ano, parang mga high school or graduate ng high school or first year college. Pero okay lang kasi nag-enjoy naman kami. Kasi dito pala is may pa-game. Kung may order kang isa or dalawa, may pa-free sila na coin. Tapos kahit hindi mo kilala yung mga tao, pwede kang makipag-game sa kanila ng batu-batupik. Tapos kung makakulek ka ng 15 coins, may free ka dito sa pub na to. Bibigyan ka nila ng free drinks. Galing, di ba? Kaya yun, na-enjoy kami kung kailan pa uwi na kami. Doon pa kami na-enjoy ni Bishi ko. Ayan yung coin, oh. Para siyang sa casino, no? Ang galing. Tapos hindi pa namin alam na meron pala kami. Tapos ito siya lumapit sa amin. Sabi niya na, pwede tayong maglaro. Sabi ko, paano kami magkaroon ng coin? Hindi ko alam kung paano namin i-avail yan, bibilhin ba namin? Tapos sabi niya, meron kayo dito, tapos hindi namin napansin, andyan lang pala sa harap. Diyos ko. Tapos ang kagalingan, kasi yung ating Koreana, marunong siya mag-English. Marunong siya mag-English konti. Pagkatapos nun, mag-aalas 11 na ata yun. Kaya na-decide na kaming umuwi. Kasi si Ate Anne, si Auntie Anne, sasakay pa siya ng train papuntang Pyeongtaek, kaya ako magbabas lang ako papuntang bahay. Oo, magbabas lang ako, hindi tayo masusundo kasi yung mabait kong asawa nagbabantay sa dalawa kong anak. Tapos pagdating ko ng bahay, nakatulog na, siya na lang ang hindi nakatulog. Yes, mabait siya kasi pinabayagan niya akong makipagkita ng kaibigan ko at makipag chill-chill ng kunti. Basta wag lang gumawa ng masama, di ba? May tiwala naman yung asawa ko sa akin. At saka na rin malibang ako at hindi ako ma-bored. Kasi alam mo naman, wala naman akong kausap dito sa bahay. Yung mga kapitbahay dito, hindi ko naman friend, hindi ko naman kakilala. Kaya itong mga time lang to ang parang nakapag-enjoy ako. Kaya pinapayagan din niya ako. At siya din naman, pinapayagan ko din naman siya makipagkita ng kaibigan niya. Hindi ko siya binabawalan. Kaya patas lang, diba? Ganun lang. Hindi dapat higpitan para hindi naman ma-bored sa isa't isa at hindi dahilan ng pag-aaway. At ito'y malapit na pala ako sa amin. Ayan, malapit na. Thank you for watching at pasensya na kasi may sina talaga ako. Ayan, medyo hindi maganda yung ano ko, yung pakiramdam ko.